linis tayo ng tulingan. May tulingan tayo ditong nabili sa palengke. Yan, ating isasain. Iwaan muna natin yung gitna. Ayan, ganyan tayo magluto ng tulingan, ay maglinis ng tulingan, hihiwaan sa gitna para yung pag inasinan ay tatalab dun yung asin, maglalasa para hindi matabang naman pag naluto. Ayan. Okay, at ako'y ugali ko ng tanggalin yung buntot. Inatanggal ko po yung buntot. Ayan. Tanggalin natin isa-isa. Ganito lang po ang paglilinis ng tulingan. At ito'y ating isasain. Sasain sa kamyas na tuyo. Ayan, tanggalin natin yung hangsang. Sa probinsya, hindi naman tinatanggal yung mga abdo lamang. At saka itong mga laman sa loob, hindi naman yan tinatanggal. Ikagawa ng sariwa naman yan pag sa probinsya. Eh dito naman, hindi naman natin mapapaghanapan ang sariwa dahil alam nyo naman, Maynila ito. Kaya ilang araw na sa yelo. Pero hindi pa naman sira. Ano pa lang? Anemic lang. Anemic lang yung laman loob. Ay yung hasang anemic. Ayan, hindi na natin kailangan ng langgana kasi nakatapat sa laba, ay sa mga gripo. Gripo? Ang tigas na na. Ayan, hanggasan natin maayos ang ating isda. Kailangan matanggal yung mga dugo para hindi siya malansa dahil yung dugo ang nakakapagbalansa ng isda. Kahit naman anong isda basta may dugo, hindi nalinis ng mabuti. Malansa. Ayan. Ayan. Himas-himasin natin para matanggal yung dugo. Ayan. Pag ganyan makupla na, pwede na yan. At yan ay hindi pa tapos ang ating paglilinis at gawa ng ating pipiratin pa ang ating tulingan. Ayan, masarap na pag pinipirat yung tulingan. Ewan ko ba bakit masarap yung tulingan pag pinipirat na ganyan. Ayan, bago natin isaing piratin muna. Ayan. At pagkatapos ay ating wiwisikan ng asin. Ayan. Baligtarin rin natin para malagyan yung kabila. Tingnan ninyo o nalagyan yung hiwa ng asin. Ayan, tatagos yung alat dyan para hindi naman matabang ang ating sinaing na isda. At yan ang asin ay ating patagalin ng mga 5 minuto bago natin iluto para tumiim yung asin sa isda. At ayan nga po, meron tayong kamyas na tuyo na galing pa sa Batangas. Ay aking tinabi-tabi at napakamahal ng ng kalamyas na tuyo dito sa city. Kaya meron tayong nagagamit pa unti-unti. At natapos na po yung 5 minuto, mahigit-higit pa. Kaya ating ilalagay na sa kaldero. Pasensya na at wala pong palayok. Masarap sana ho kung may palayok tayo dahil mas masarap ang luto sa palayok kaysa sa kaldero. Kaso wala tayong palayok na mapapagsigangan dito. Yan. Yan, medyo i-ano natin para hindi naman mahirap kuhanin pag naluto. Ayan, at lagyan natin ng isang sili, mahaba, siling cream. Gasa natin. Para naman medyo mabango ang ating sinaing na tulingan. Pwede natin yan lagyan ng kahit na anong gulay. May talong kung gusto nyo talong. Kaso lang wala tayong available na talong ngayon. Kaya ganyan na lang ang ating ilalagay. Sili na lang. At yan naman ay masarap din.
Yan, at lagyan natin ng pinitpit na bawang. Ano ba yun? Nabulol pa. At yan, lagyan natin ng mga isang basong tubig na ang kahit nga kakalati, pwede na yan. Pero masarap ang patis nito. Ayan, tama na yan. Pasensya na po at maingay sa labas at ng daanan ng tricycle, kaya maingay. So, ayan, sinalang na nga po natin ang ating isda. Tapos, lalagyan natin ng magic syrup na kaunti. Kaunti lang, para pampalasa lang. At ito, hintay natin kumulo. Antakpan natin. At habang hinihintay natin kumulo ang ating sinaing na tulingan, pwede pa tayo makipag maritisan sa ating mga kumare dyan. Diyan na nga po, kumukulo ng ating sinaing na tulingan. Thank you for watching! Ayan nga po ang ating nilutong sinaing na tulingan. Ayan, kaputol na lang isa dahil nabawasan na, nakain na yung iba. Okay, thank you so much po. Ayan, diba nakakatakam? Sarap!